Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, No The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman, nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyu ng bayan. So ito mga ka-action, no? Mga ka-action ito ho, mga mainit-init ito po na isyo, no? Ito po ang ating bida sa ating programa ngayon. Ayan ho, ayan, si Batang Maynila 2 hits, ayan ho, no? Bakit po ba siya naging laman ng ating programa ngayong araw ho, no? Sinabi ko na po dati na ito po si Batang Maynila 2 hits ho, ako po ay isang taga-subaybay sa kanyang programa, no? At sinabi ko rin na sana huwag lang ho magkamali. Oh, di ba? Ngayon ho ay hindi po ako sang-ayon sa kanyang napaka-over na reaction. Oo. Ano? Na, ano po ba ito? Ito po yung naging viral at naging issue sa naging sa nasabing Showtime show, no? Sa programa ng It's Showtime, no? Itong ginawa nila Vice Ganda nga po at ng kanyang boyfriend. Oo. Napaka-over mo mag-react, no? Napaka-over mo mag-react. Daig mo pa yung manok na nangingitlog na putak ng putak na hindi mo muna inaalam ang issue. Tanong ko nga ho sa'yo, nag-research ka po ba muna bago nyo tinalakay ang nasabing isyo? At kung makapagsabi ka ng mga malulupit mo na salita dyan, akala mo siguro kung ikaw ng pinakamatalino. Sorry ha, pero direct to the point po tayo. Wala akong sinisino dito once na nagkamali. Oo, sa totoo lang. O, ito. Panoorin po natin itong video niya ha. Panoorin po natin dito. Yung mga ganyang kahayupan, hindi yan dapat nakikita ng mga tao. O, diba? Imbukada pa lang ha. Ang words niya. Sorry YouTube ha. Sorry YouTube. Imbukada pa lang niya ha. Ang words niya, no? Kahayupan na agad. O, diba? Okay, sige. Tuloy, bata. Basta tanghali kasi kumakain kami. Ayan. Nakakita ko yun. Masusuka ako. O, ayan. Nakakasuka. Masusuka talaga ako, mga kababayan, kapag nakakita ko yun, kumakain ako. Kapag inom ko, baka mabugga ko tubig ko sa harapan ng ano eh. Sa harapan ko eh. Alright, good morning po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's... Ayan, panoorin ninyo yung viral video. Ano po yan? It's Showtime. Ha? Noon time show po yan. Ayun, napapanood nyo. It's Showtime. Hindi po yan sa ano, sa gay bar. Ha? Hindi po yung napapanood nyo. Hindi po yan ano, ha? Hindi po yan rated R na show. Yan po ay It's Showtime. Okay, pakinggan nyo lang po ha. Pakinggan nyo lang po ang audio ha. Ayan. Mamaya ipakita po natin kung anong totoong eksena dyan. Showtime. Ayan. At yung show na yan, dyan yung portion, yung segment ng mga bata. May mga bata po dyan, malilit na bata. Ang sabi niya, may mga bata, no? May mga bata. Bakit po ba nandyan yung mga bata sa nasabing programa? No? Yun yung tanong natin. Okay, sige, tuloy kulokoy. So, yan yung show ni Vice Ganda. Teka lang, kasi nag-commercial. Pandagdag kita niya yan. Show ni Vice Ganda. At ng ibang host ng It's Showtime, at kasama dyan yung kanyang jowa na si Ion. Ha? Ayan, mga kababayan, no? Buti ka mo, ha? Yung portion na yun, hindi talaga sinubo. Kasi kung sinubo, wala na. Sobrang ano na to, sobrang kahalayan na siguro nakita natin. Oh, grabe ha. May kahalayan. Medyo nagtigil pa. Tingnan nyo, may mga bata, mga kababayan, may mga bata. At si Jong Hilario, konsyel po yan ha. Konsyel yan. Tuwang-tuwa. Isa pa rin tulongos ha. Tuwang-tuwa eh. Kahit si... Ang sabi niya, kahalayan. Kahalayan daw ang ginawa ng magjowa. At nadawit pa ang pangalan ni Jong Hiralyo. Hiralyo ba yun? Bahala na kayo magintindi, oy. Natuwang-tuwa daw. Sige, ho. Tulonggis daw, sabi niya. Tingnan natin ngayon kung sino po ba ang syunga-syunga. Bukod pa sa syunga-syunga, kung sino po ba talaga ang tulonggis. Jong Hilario. Tuwang-tuwa siya sa pinaggagawa nila, eh.
Vice Ganda, si Ion, si John Hilario. Yung mga bata, o tingnan yung mga bata. Oh, tahimik lang yung mga bata eh. Tingnan nyo naman. Tingnan yung mga kababayan yung pinaggagawa nitong mga to. Sa noon time show. Sa noon time show. Ano to? Ano na talagang walang hiya na itong mga to? Ano ba feeling nila sa sarili nila? Kaya na nilang gawin lahat? Ha? Tingnan ninyo. Kahalayan yan eh. Kabastusan yung pinagagawa nila. Diba? O, yung mga kababayan. Eh, ano? Ang pinatiko si Rendon Labador. Alam niyo si Rendon? Siguro, ito mga kababayan. Napanood niya pala yung sinabi ni Rendon Labador. Labador na lang yan, oy. Oo. Napanood niya at doon siya kumuha ng kanyang issue. Oo. No? Ito ang mahirap sa atin. Mapanood yung isang, alam mo sa totoo lang, pare ko, ha? Alam mo sa totoo lang, iyan si Rendon Labrador. Wala na po yung ginagawa. Kung hindi, magpasikat sa social media. Oo. Para mapansin ng maraming Pilipino o ng mga madlang people, no? O, ayan. Nag-base ka sa kanyang sinabi, sinakayan mo ang isang issue, pero hindi mo inalam kung ano po ba ang totoo. Tuloy. Sa 10 sinabi, siguro isa lang ang mag-agree tayo. Marami rin sablay si Redbird, pero this time, dito sa pagpunan niya sa ginawa ni Vice Ganda, at na itong iyong tulongas na to. At ito naman si John Hilario, imbis na sa wayin, talagang tuwan-tuwa pa sa pinagagawa. Konsyal yan, ha? Kung sino yung mga bumoto dyan, tingnan nyo yung konsyal ninyo. Number one part ang konsyal yan, alam ko eh. Tingnan nyo yung konsyal ninyo. Imbis na sa wayin, itong kabastusang ginagawa nila on air sa isang noontime show, tuwan-tuwa pa yung tulongis. Tuwan-tuwa, tingnan nyo, halos namimilipit sa kakatawa eh. Diba? Isa kang public servant. Pinuto ka ng tao, imbis na maging halimbawa ka, pigilan mo yung pinagagawa ng mga kasabahan mo na nakahalayan na sa harap ng mga bata, kabasto siya nung pinapakita. Ito tuwan-tuwa ka pa. Ay, nako, mga tulongges tong mga to. O ito, naano kayo ni Rendon eh. Ito si Rendon eh, sabi ko nga uli, sa 10 sinabi, isa lang mag-agree tayo, lahat ko kontra tayo. Pero this time, sige, agree ako dito sa sinasabi ni Rendon. Sabi niya, wala namang masama na magbaklaan. This time, sa 10 sinabi daw ni Rendon, isa lang daw ang paniwalaan niya. At this time daw, sa sinabi ni Rendon, dyan siya naniniwala. Alam mo, sa totoo lang pare, pareho kayo ni Rendon mga syunga-syunga. Sa totoo lang. Tapusin natin. Shoot kayo. Ha? Pero sana ilugan ninyo ang kahayupan. Ako nga kahayupan. Kahayupan ha? Kahayupan. Sorry YouTube ha? Kahayupan eh. Inulit mo pa. Ang ginawa na itong dalawang to eh. Pero mga kahayupan ha? Inulit mo pa talaga. Ito si John Hilario. Tuwan-tuwa pa. Tuwan-tuwa sa kahayupan. Huwag sa show ng mga bata. I support and respect the LGBTQ plus community. Pero yung mga ganitong klaseng tao ay hindi pwedeng i-tolerate. Mas masahol pa ito kay Pura Luca Vega. Mas masahol pa. Ito yung sabi mo. Mas masahol pa daw kay Pura. So ito mga kababayan yung trending ngayon. At alaman ko, hindi ko maintindihan, bakit may mga tao na talagang ipinagtatanggol pa itong si Vice Ganda. Kumbaga ginajustify pa yung ginawa ni Vice Ganda, ikitang-kita naman kahit, alam nyo, kahit hindi mo tingnan yung buong video. Kahit sabihin mo yung nasa context siya, pangit pa rin eh. Pangit, inappropriate. Wala sa lugar. Tapos ito si Vice Ganda, sumagot pa. Sumagot si Vice Ganda. Resbak pa. So, kapag Resbak ka, ang gagawin mo, i-justify mo yung ginawa mo. Sabi ni Vice Ganda, kung ano-ano na talaga ang pinapasok at ginagawa ng ilang tao para lang sumikat, no? Yung kahit nagpaka-toxic, kakaririn nila basta makaamot lang ng relevance. How pathetic. Ang sad, it's not mothering.
Kaya yung sabi ni Vice Ganda, alam mo, Vice Ganda, ito sa totoo lang, hindi na to ano eh, usapang ano eh, kung sino yung gustong sumikat, hindi na to usapan ng ano eh, kung sino yung gustong kumuha ng relevance. Kasi yung ginawa mo, yan yung ginagawa mo dyan sa ano, dyan sa video na yan. Kahit anong gawin mo, kahit balibalik tarin mo, kahit anong paliwanag mo, bastos yan. Bastos yung kabastusan yan. Kahalayan, sabi nga na rin nun, kahayupan. Oo. Hindi mo pwede mag-justify yan. Saka ginagawa nyo sa harapan ng mga bata, kapal naman ang mukha ninyo. Kapal naman ang mukha ninyo. Okay. Hanggang doon tayo ha, kasi paulit-ulit na lang, paulit. Pasensya nyo na ho, na medyo maingay kasi maraming bata naglalaro sa labas, no? Ayan, okay. Walang masama kung pumasok tayo sa isang issue at gawin nating content, kaibigan. Pero ang mas masama lang dito, kung pinasok mo ang isang issue at hindi mo muna inalam ang katotohanan. Di ba? Okay. Kasi, kung makapagbitaw ka ng mga salita, hindi ko na uulitin kasi bawal, alam nyo naman, naririnig nyo po yun, no? Ayan. Ang tanong ko lang ho sa iyo, nag-research ka po ba muna bago mo sinapian ang isang issue? Bago nyo po pinuna ang isang issue? Inalam nyo po ba ang katotohanan? Inalam nyo ba kung ano ang segment sa nasabing programa kung bakit nandun yung mga bata? Ha? At inalam nyo ba kung bakit nagawa nila yung cake na yon na sinubo nila sa kanilang mga sarili na may pagka-sweet? Inalam nyo ba kung bakit ginawa po nila yon? Baka hindi mo po kasi alam. Okay? Ito ho ang nangyari. Ito, panoorin po muna natin itong kay, ano kunwa, ayan, kay Vice Ganda at saka sa kanyang jowa kung anong ginawa. So yan na ho, napanood na po natin ang maiksing video, no? Okay. Tanong ko po sa inyo, may malaswa ba na ginawa sila? Ha? Tanong ko po sa iyo, kaibigan, Tulets, makinig ka dyan na syunga-syunga ka. May malaswa ba doon sa ginawa nila? Ha? Naglakad si Iyon papunta kay Vice Ganda, dala-dala yung cake. Tapos umano sa icing. Tapos ang ginawa ni Iyon, ginanun lang, di ba? Tapos ang ginawa naman ni Vice Ganda, kinuha naman ang kanyang daliri doon sa daliri ni Iyon. Tapos hindi naman sinubo niya rin ng pasweet. Oo. Ang mali lang doon, kung sinubo ni Iyon doon kay Vice Ganda. Oh, may nakita ba kayo ng ganun na eksena? Di ba wala? Kanya-kanya sila nagsubuan na parang may pagkasweet. Kasi nga po, ang naging segment po dyan, kaya nandyan yung mga bata, isip bata, ang kanilang naging segment. Okay. Oh, bakit? Yan, tanong naman natin dito, bakit po kasi ginawa nila yan? Oh, ano po bang punot dulo, bakit ginawa po nila dyan? Okay, panoorin natin. Ang unang tanong, ano ang masarap simutin gamit ang daliri? Alam niyo ba yung salitang simutin? Oh, diba? Maliwanag, mga ka-action. Unang tanong, sabi ni Vice Ganda, unang tanong, ano ang pinakamasarap singutin na gamit ang daliri? Kaya ang naging choices dyan, bukod sa icing, yung may chocolate na natunaw, may ice, may gravy, may sa chicherya. Yun po yun ang totoo na nangyari kung bakit nangyari po ang ganyang eksena. Oo. At wala po akong nakikitang kahayupan, sorry, wala po akong nakikitang kalaswaan o kahayupan gaya ng sinasabi ni, ano, ni ating kaibigan na si Two Hits, no? Alin po ba doon ang kahayupan? Nakita mo ba na nagsubuan sila? Naghubad ba? Para sabihin mong kahalayan at kawalang hiyaan? Sige nga. Oh? Marunong ka ba mag-analyze ang mga, ano, sa mga eksena-eksena? Kung alin ang mali at bibitawan mo yung salitang kahayupan? Di ba? Malinaw naman eh. Malinaw. Oh. Okay lang sana kung may mali doon. Kung pag ganun ni Iyon sa icing, sinubo kay Vice Ganda. Eh, medyo may mali doon. Pero wala eh. Kumuha si Vice Ganda ng icing sa mismo sa daliri ni, ni Iyon. Tapos sinubo din niya na may pagka-sweet. Oh, di ba? Kasi nga ho, entertainment purposes yan. No? Ang hangarin nila dyan, magpasaya. At ang nagiging segment nila po dyan, isip bata nga ho.
'di ba? Malinaw po 'yan, ha? At ang malinaw po doon na ginamit nila ang kanilang mga daliri kasi nag-base sa katanungan na ano ang masarap singutin na gamit ang daliri. Kaya ginamit nila ang kanilang daliri, ha? Kung hindi ka ba naman syunga-syunga kasi. Oo. Marunong ka din po kasi mag-search bago ka sumakay sa isang isyo. Eh, nagparehas na po tuloy kayo ni Rendon Labrador. Rendon Labrador na lang. Diba? Nagparehas na po kayo. Sinakyan yung isang isyo, hindi nyo po inalam. Eh, alam mo naman yan si Rendon, wala na po yung ginawa kung hindi magpasikat sa madlang people eh. Diba? Alam ko ho na marami po ang nakasubaybay sa iyo na mga kakamping. Ngayon, kung magalit po kayo na binara natin itong inyong iniidolo, wala po akong magagawa. Magiging patas po tayo dito. Oo. Hindi pirkit na sinuportahan ni Vice Ganda si Attorney Lenny during campaign ay pinagtatanggol ko. Hindi ho. Dinase ko lang ho. Ayon na rin sa nakikita ko. Wala akong political dito. Patas po ang programa natin. At wala po akong nakikitang kabastusan at wala po akong nakikitang kahayupan gaya ng sinasabi ni Two Hits. Oo. 'Di ba? Malinaw ho. Wala po doon ano. Kasi nga po, mag-base po tayo sa title kung ano po ang kanilang programa. Tapos didikta-dikta ka pa sa MTRCB na ilipat sila sa midnight. Eh sinong manunood sa midnight? Ikaw? Sino ka ba? Ikaw ba yung may-ari ng nasabing programa para diktahan sila na wag sa 12 noon kasi maraming nakakapanood? Diyos ko po. Alam mo, masyado kang bias, pare. Masyado kang bias, no? Nadiditik ko tuloy na halata talaga kita, pare. Perkit ba si Isko Moreno si naging host tapos ganyan ka nalang tumira sa It's Your Time? Pukusan mo na lang ho ang iniidolo mo kung sino man yung iniidolo mo na programa. Oo. At pwede naman ho tayo pumasok sa isang eksena, sa isang isyo, pero alamin po natin ang totoo. Oo. Hello. Ayan. Uulitin ko po. Alam ko po maraming nakasubaybay sa iyo na mga kakamping. Ngayon ho, kung ma-disappoint kayo na binara ko si Manila, Batang Maynila, Two Hits, nasa sa inyo po yun. Pero para sa akin, patas po tayo dito. Walang political itong nasabing programa. Okay? So, yun lang ho, mga ka-action, mga ka-campaign. Thank you for watching. Ako po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao. All over the world, ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.